Alamin muna natin ang pulso ng masa sa plano ng MMDA na maglagay ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Meron na to dati eh, no? Pero ngayon babalik na naman. Gobernadora Liza Aquino, good morning! Good morning, Senadora! Nandito nga ako ngayon sa May Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nako, tama ka dyan, no? Meron tayo talagang mga motorcycle lanes, particular dito sa Commonwealth Avenue at maging dito sa ESA. So sa mga pangunahing kalsada natin, meron mga designated motorcycle lanes. Pero ito po ay mga non-exclusive motorcycle lanes. Ibig sabihin po, ang mga motorsiklo, supposedly, doon pumabaybay, pero po pwede rin dito yung mga pribadong mga sasakyan. Pero dahil nga hindi siya exclusive at hindi talaga mahigpit ay pinapatupad, makikita nyo sa aking likuran na kahit po itong middle lane dapat ng Commonwealth Avenue, dinadaanan ng mga motorsiklo lamang, makikita ninyo, maging mga truck, maging mga PUV at iba pang mga sasakyan ay dumadaan po dito. Kaya naman, para magkaroon tayo ng mas organized, no, na takbo ng traffic dito sa Commonwealth Avenue, nagpaplano nga po itong MMDA na magkabit na ng exclusive na motorcycle lane dito sa kalsada. So, para sa ating mga kapamilya lang ngayon pa lang po manonood, bali ito, exclusive motorcycle lane na ito, plano nila ikabit sa third outermost lane ng Commonwealth Avenue. Bali, Senadora, yung first lane natin, plano nila para sa mga siklista lamang. Yung second lane ay para sa mga PUVs na natin. At yung third lane naman po, doon supposedly ito mga motorcycle riders. Kayo naman, kinausap natin ating mga commuters dito, ang iba pang mga siklista na mga nakausap natin dito sa Commonwealth Avenue, kung ano ba ang kanilang opinion hinggil dito sa plano ng MMDA. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga saloobin. Makatulong naman po. Para po mag medyo maluwag yung ano ng pasahero natin, para may kanya-kanya silang lane. Siguro po mas pabor po yun para sa ano, mga motorcycle po. Ganun. So pabor po kayo na magdadagdag? Para safety po mga biker. Bakit po ba yung mga motorcycle po ba minsan umaan? Pumapasok po sa bike lane. Para po sa amin maganda yung may bike lane eh. Eh mas maganda po yan para medyo maganda yung tatakbuhan nila. Tapos safe sila pag madadagdagan, medyo luluwag. Hindi naman makakapekto siguro kasi napakaluwag naman ng ating ano, Commonwealth, di ba? Ngayon, nakausap namin, Senadora, itong ating mga iba pa yung mga food delivery riders, yung talagang nagmumotorsiklo bilang hanap buhay nila. At ayon sa kanila, okay naman itong motorcycle lane as long as talagang stricto itong maipapatupad. Ang problema kasi, tama ka, yung isa sa mga nakausap natin dito, minsan kasi yung mga motorcyclo tumatawid dito sa bike lane. So ito, ilan sa mga nakausap natin, ayon sa kanila, sang-ayon sila dito sa exclusive bike lane as long as maipapatupad ito ng maayos ng MMDA. Ang depensa naman po ng MMDA dito, bago pa rin po nila ito plano ipatupad sa darating na Nobyembre, nakipagpulong na rin sila sa ilang mga grupo ng mga riders at iba pang stakeholders sa maapektuhan dito kung ano bang pinakamaayos sa paraan na po pwede nila ipatupad ito. So sa ngayon, ang target po muna nila, Commonwealth Avenue in the coming months, and then eventually kung makikita nila na makakatulong ito sa daloy ng trapiko ngayon, eventually ipapatupad pa po nila ito sa iba pang mga pangunahing kalsada, katulad na lang ng EDSA. Samantala ngayon po Friday morning, kung kayo po ibabay-bay dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, makikita nyo napakaluwag po dito sa eastbound lane, papunta po yan direksyon ng SJDM, ng Bulacan, ng Fairview. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ngayon. Kung kayo naman po yung manggagaling naman ng SJDM, papunta sa direksyon ng Elliptical Road, magbaon na po tayo ng medyo mahababang pasensya, moderate to heavy traffic na po tayo sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Particular po yan yung mga choke points natin, tulad na lang po ng Filcoa, Tandang Sora Avenue at maging dito sa area ng Elliptical Road. Balik sa iyo, Senadora. Ito, Gobernadora, isang tanong lang. Sabi mo, November. Ano yung, agad ba to magkakaroon ng fine o meron pang honeymoon period muna? Sa ngayon ay initial plan pa lang naman ito ng MMDA. So hindi pa natin actually alam iba pa sa mga magiging guidelines sila sa pagpapatupad dito. So far ongoing meeting naman sila dito sa mga stakeholders. Titingnan muna natin kung masusunod ba talaga yung November target date nila. Then eventually kapag
plansyado na itong kanilang mga petsa, ay doon naman nila ibabagsak kung ano bang magiging mga guidelines nila para sa ating mga motorista. Pero I'm sure naman, magkakaroon tayo ng, syempre may ilan sa mga kapamilya natin no, na hindi naman agad-agad updated talaga dito sa mga bagong mga guidelines na pinapatupad. So for sure, magkakaroon tayo ng kahit ilang araw siguro ng mga honeymoon stage, ika nga, para makapag-adjust itong ating mga riders dito nga sa sakali mang ipapatupad na exclusive motorcycle lane. Okay, so sige, Gobernadora, bibitawan na kita at baka malate ka dun sa i-officiate mo na mass wedding. Maraming salamat, Liza Aquino.